Sorry. Sorry to say no. So, marami pong taxpayers, mga kaibigan natin, makakakilala, na humihingi ho ng meeting sa atin at gusto ho tayong makausap. Ang suggestion ko ho is, bago ho niyo ako kausapin o makipag-meet sa akin, pwede ho ninyong i-type yung inyong concern doon sa ka-taxpayer Facebook o sa YouTube tax specialista. Sorry ho kung i-decline ko ho yung inyong mga hinihinging meeting sa akin. Kahit sabihin nyo, 3 minutes or 4 minutes or 5 minutes or 10 minutes lang naman ito itatagal eh. Eh para naman ito sa Diyos, gusto kong i-save yung soul ninyo. Para ho doon sa mga religious people, natutuwa ho ako dahil gusto nyong i-save yung soul ko. Ibig sabihin, napakasama akong tao na kailangan i-save yung soul ko. At nasa kaisipan ng iba na mapupunta ako sa kay Satanas. Huwag ko kayo mag-alala. Kung mapupunta ho ako kay Satanas, mag-i-enjoy ho ako doon. Bakit? Kasi nandoon ho yung mga biro, yung mga BIR officials. Meron ho akong kadibate, may kakwentuhan, may kaaway, may kaibigan. Okay lang ho. Pagtuunan ho ninyo ng pansin yung kung malalapit sa inyo, yung inyong mga minamahal sa buhay, at huwag nyo na hong problemahin yung kaluluwa ko. Okay? Hindi ho ako sasama sa inyo sa anumang reliyon, maliwanag ho yan. At kung kayo po ay natamaan sa sinasabing kong ito, again, sorry po. Meron po akong karapatan sa ating batas na mag-reject ng mga sinasabi ninyo o ng inyong mga imbitasyon. It is my right. Please respect my right. Yun lang po, sir. Kung ayokong makinig sa kwento ho ninyo, huwag nyo ho akong pilitin. Kung ayokong marinig yung sasabihin nyo, huwag nyo ho akong pilitin. Ibig kong sabihin nun, hindi pa ho ako ready. Okay? So kung hindi ako ready, hindi matatanggap ng sistema ko o ng konsensya ko, nung kaisipan ko, yung sasabihin nyo. Maaaring sasabihin ninyo, 5 minutes lang itong pag-uusapan natin. Correct! 5 minutes ho yung pag-uusap natin. Pero ano ho yung magiging epekto sa akin? Naisip nyo ho ba yon? Kasi kung mag-uusap tayo ng 5 minutes, ang epekto sa akin yan is 24 hours o habang buhay. Kasi iisipin ko lagi yung sinabi ninyo eh. So wala akong problema, magkakaroon ako ng problem. Diba? Gusto nyo bang gawin ko yun sa inyo? Diba? Ako yung makasama, makasakit ng kalooban o kaisipan ng tao. Pero kailangan kong gawin tong video to para maintindihan nyo kung ano kaisipan ko. Respeto po. Meron po akong right to refuse. Respeto po ninyo yun. Kasi nire-respeto ko yung right to refuse nyo. Pag sinabi sa akin ng isang tao, ayokong makipag-usap sa'yo. Isang salita lang yun, sir. Hindi na mauulit yun. Kasi hindi pa siya ready. Kung ready siya, babalik sa akin yun. Makikipag-usap uli. So, kung ganito ang nagiging problema mo sa buhay, maraming taong gustong kumausap sa'yo, hindi ka 7-11 na kailangan 24/7 bukas. Kailangan magsara ka rin. Ang libro, pagkatapos basahin, sinasara. Okay? Ang pinto, pagkatapos gamitin, sinasara. Kaya sila sinasara, pinoproteksyonan yung kanilang kalooban. Kung ano yung nasa loob ng bahay, kailangan proteksyonan, kailangan saraduhan yung pinto. Yung libro, kailangan sarado kasi mapapansin nyo, kaya nga makapal yung pabalat niyan o yung cover. Because ang importante dyan, sir, yung loob. Yun yung malambot eh. So, ang tao ganun din. Malambot ang kalooban. Makapal na nga mukha ko eh. So, wag ko kayo magalit kung i-decline ko kayo. At kung hindi nyo naiintindihan bakit ko din kayo i-decline, pasensyahan nyo na ako kasi ito ho yung video na ipadadala ko ho sa inyo through PM, email, para ho mapaliwanag ko yung sarili ko. Again, hindi ko kayo tinatalikuran. Hindi lang ako ready sa mga panahon na gusto ho ninyo. Okay? Meron din ho akong plano para sa akin at sa pamilya ko. Please, hindi ko kailangan mag-explain sa inyo kung bakit ko kayo nire-reject. Enough na sabihin ko sa inyo na nire-reject ko kayo, at enough kung kayo ay nag-PM, nag-email sa akin, hindi ko kayo sinasagot, ibig sabihin, hindi pa ako ready. So with that,
Inangat ko ang kaligayahan mo, kaligayahan ng pamilya mo, kabutihan ng bansa natin. Hanggang sa muli, makita-kita tayo. Peace and happiness be with you, kaibigan ko at taxpayer ko.